Magandang araw po sa inyong lahat. Ako, si Ivan Joy A. Aguirre, BEd 3A, kabilang sa unang grupo na magtatalakay tungkol sa panahon ng mga Amerikano. At ngayon, tatalakayin natin ang pangkaligirang kasaysayan sa panahon ng mga Amerikano. Sa paksang ito, tatalakayin natin kung ano nga pa ang tinatawag na historical background. Ang kaligirang pangkasaysayan ay naglalarawan sa rason o pangyayari na sinaunang naganap o kaya ay ginawa na siyang tumuloy sa kung ano o bakit ganito ang isang bagay, tao, pangyayari at iba pa. Dahil dito, malalaman ng mga tao ang pangkasaysayan na pinag-ugatan ng isang bagay, tao, pangyayari o lugar na hanggang ngayon ay nakakaapekto o naapektuhan sa isang bagay. Naiwagayway ang ating bandila noong ikadusin ng Hunyo, 1898, tanda ng pagkakaroon natin ng kalayaan. Nahirang si General Emilio Aguinaldo noon bilang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas, subalit ang kalagayang ito ay panandalian lamang sapagkat bilang lumusob ang mga Amerikano. Inasot ng mga manunulat na Pilipino ang lahat ng larangan ng panitikan tulad ng lathalain, tula, kwento, dula, sanaysay, nobela at iba pa. Maliwanag na bababasa mo sa akda nila ang pag-ibig sa bayan at pag-asam ng kalayaan. Maraming Pilipino ang nagsalong ng sandata at muling nanulat sapagkat ang diwa at damdaming makabayan ay hindi magkuhang ikupo ng mga Amerikano sapagkat naging maalab pa ito. Narito ang tatlong pahayag na nagawa sa panahon ng mga Amerikano. Isa na dito ang El Nuevo Dia o ang Bagong Araw na itinatag ni Sergio Osmeña noong 1900. Pangalawa, El Grito del Pueblo o ang Sigaw ng Bayan na itinatag ni Pascual Poblete noong 1900. At ang pangatlo ay El Renacimiento o Muling Pagkasilang na itinatag ni Rafael Palma noong 1900. Narito rin ang mga dulang itinanghal sa panahon ng mga Amerikano. Una ay ang kahapon, ngayon at bukas na isinulat ni Aurelio Tolentino. Naglalahad ito ng panulupig ng mga Amerikano at ang tangka nila na manakop sa Pilipinas. At ang pangalawa ay ang Tanikalang Ginto na sinulat ni Juan Abad. Pangatlo, Malaya na isinulat ni Thomas Remedio. At ang panghuli ay ang pinamagatang Walang Sugat na isinulat ni Severino. Panitikan sa tatlong wika. Una, panitikang makakastila. Si Silio Apostol, kilala siya bilang the greatest Filipino epic poet. Ang kanyang mga katha ay Pentilikas, La Patria, at ang kanyang obra maestra ay Arisal. Fernando Maria Guerrero. Siya ay isang kilalang pintor at guro ng sining. Siya rin ang unang hari ng panulaan sa Kastila. Ang kanyang obra maestra ay Crisalidas o Mga Hegad. At ang kanyang mga sinulat ay Me Patria Gladiador. Jesus Balmore, tinawag siya na Batikulin. At ang kanyang obra maestra ay ang El Recuerdo y El Olvido. At ang kanyang tatlong nobela ay Bancarote de Almas, Desiso el Flor at Fajaros de Fuego. Manuel Bernabe, siya ay isang makatang liriko, Cantos el Tropico. Siya ay tinaguri ang hari ng balagtasan sa wikang Kastila. Trinidad Pardo de Vero, ito ay ang pagpasok ng titik na W at K sa abakadang Pilipino. Panitikan sa wikang Tagalog, Lope K. Santos. Siya ay isang tanyag na manunulat sa wikang Tagalog noong kanyang kapanahunan. Ang kanyang obra maestra ay Banaag at Sikat. Eniego E. Grigalado. Siya ay isang pangunahing makata at mangangata sa Tagalog. Ang kanyang obra maestra ay Damdamin. Tanyag siya sa katawagang Udaladera. Jose Corazon de Jesus, isang makatang Pilipino na sumulat ng mga tula sa Tagalog.
siya ay tinaguriang hari ng balagtasan sa kanyang obra maestra ay ang punong kahoy. Patricio Mariano. Siya ay isang manunulat. Ang kanyang obra maestra ay anak ng dagat. Hermogenes Ilagan. Siya ay kilala sa bansag na Kamuling. Siya rin ang gumawa ng tanyag na tulang dalagang bukid. Ang kanyang huling sarswelang sinulat ay ang buwan ng Oktubre. Patricio Mariano. Ang nagsalin sa wikang Tagalog ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. At siya ay nakasulat ng 132 na tula. Manunulat sa wikang Ingles. Jose Garcia Velia. Ang pinakatanyag na Pilipinong manunulat sa wikang Ingles. Kilala sa sagisag na Doveglion. Ang kanyang unang koleksyon ng mga tula na pinamagatang Have Come, I'm Here na nalathala sa Estados Unidos, George Bakugo. Ang sumulat ng Filipino Contact with America, A Vision of Beauty. Zoilo Galang ang sumulat ng kauna-unahang nobelang Pilipino sa wikang Ingles na pinamagatang A Child of Sorrow. Nestor Vicente Madali Gonzales. Sinulat niya ang nobelang The Winds of April. Estrella Alfon. Sinulat niya ang Magnificence at Great Conflict. Arturo Bellasa Rotor. Ang mayakda ng The Wounds and the Scar na kauna-unahang aklat na nilimbag sa Philippine Book Guild. Ang mga manunulat ng nobelang Tagalog ay sina Lopiki Santos, Fausto Aguilar, Valeriano Hernandez Pina, at Iniego Ed Regalado. Bago natin sila isa-isahin, ay alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang nobela. Ang nobela ay nagsasalaysay ng higit na malawak na pangyayari sa maikling kwento. Binubuo ito ng kawili-wiling pangyayari. Sumasaklaw sa isang mahabang panahon at hinabi ito sa isang mahusay na balangkas at nagtataglay rin ng tagpuan, mga tauhan, kasukdulan, ang pagkakalaban ng mga hangarin ng bayani sa isang dako at ng hangarin naman ng kanyang katunggali sa kabila. Bilang sa manunulat ng nobela, si Lopiki Santos. Siya ang tinaguriang ama ng Balaralina. Ginamit niya ang iba't ibang sagisag panulat sa kanyang mga akda tulad ng Sekretong Gala, Verdugo, Anak Bayan, Hugo Verdi, Dr. Lucas, La Candelita, La Candiwa, Lucas Panginoorin, Pangarap, Perfecto Makaaraw, Puwetang Piperahin, Tagapasig, Talanghaga, Kuladyo, at Buliti. Ang Banaag at Sikat, tinuturing obra maestra niya. Ang Banaag at Sikat ni Santos ay isang nobelang panlipunan sapagkat itinampok dito ang mga suliranin ng lipunan tulad ng pag-aasawa ng isang mahirap sa isang anak mayaman. Ang Banaag at Sikat ang nobelang unang bumandilas sa sosyalismo sa Pilipinas. Si Fausto o Faustino Aguilar nagsulat ng Pinaglahuan na naglalarawan ng masamang kalagayan ng paggawaang labanan ng mayaman at mahirap. Ang Busabos ng Palad ang itinuturing na pinakamagaling sa kanyang mga naisulat. Ang Nangalunod sa Katihan ay isang nobela ng pag-ibig. Ang Lihim ng Isang Pulo ay hinggil sa kwento ng isang raha nang dumating ang Kastila. Ito ay naglalarawan ng kagandahan at kadalisayan ng pamumuhay at pangingibig ng sinaunang Pilipino. Ang Sangala ng Diyos ay nobela niyang laban sa relihiyon. Isa rin sa manunulat si Valeriano Hernandez Pina. Kilala siya bilang Tandang Anong. Kintin Kulirat ang ginamit niyang sagisag panulat
sa kanyang kitap na Buhay Maynila sa pahayagang muling pagsilang. Ang ilan sa kanyang mga nobela ay Mag-inang Mahirap, Hatol ng Panahon, 1909, Hangal ng Magulang, 1912, Kasawian ng Unang Pag-ibig, 1915, Nena at Nineng. Ang huling manunulat ay si Iñigo Ed Regalado, isa sa kinikilalang pinakamagaling na nobelista ng kanyang kapanahunan. Ang ilan sa mga nobela na kanyang nasulat ay Magaling Araw, Kung Magmahal ang Dalaga, 1911, Ang Labing Apat na Awa, Sampagitang Walang Bango, 1918, May Pagsintay Walang Puso, 1921, Huling Pagluha, Ang Dalagilding, Anak ng Dumadalaga, Ang May Lasang Ngiti, Dalawang Mukha. Si Iñigo ay isang patnugot ng Ang Mithi, Pagkakaisa, Watawat at Kapangyarihan ng Bayan. Naging punong patnugot din si Iñigo ng Liwayway, patnugot na tagapagpaganap ng ilang-ilang, at matagal ng manunulat ng editorial at kolumnista ng Taliba. Sina Lopi G. Santos, Festo Aguilar, Valeriano Hernandez Pina, at Iñigo Ed Regalado, sila ang ilan sa mga tanyag na manunulat ng nobelang Tagalog sa panahon ng Amerikano. Isang mapagpalang araw sa lahat, lalo na sa mga mag-aaral. Ako nga pala si Binibining Bebena D. Berandal mula sa BEL 3A. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang panitikan sa panahon ng Amerikano, partikular ang maikling kwentong Tagalog. Isang malaking ambag ng mga Amerikano ang pagkakaroon ngayon ng maikling kwento bilang bahagi ng ating panitikan. Ang maikling kwentong Tagalog ay naisulat noong mga unang 10 taon ng mga Amerikano. Ang mga unang anyo nito ay ang tinatawag na dagli at pasingaw. Ang dagli ay pinag-ugatan ng maikling kwento. Ito ay may mga sitwasyon o mga tauhan, ngunit ang galaw ay di umuunlad o di kapansin-pansin ang pag-akyat ng kapanabikan ng mambabasa at walang banghay. Ito ay may layuning mangaral o manunigsa lamang. Halimbawa, ang akda ni Lopi K. Santos na pinamagatang Sumpainawa ang Mga Ngiping Ginto. Nagsisulat ng dagli sina Valeriano Hernandez Peña, Iñigo Ed Regalado, Patricio Mariano, Pascual Poblete at iba pa na nailathala sa pahina ng pahayagang muling pagsilang noong 1903. Ang pasingaw naman ay umuunlad na dagli, hindi ganap ang banghay. Ito ay naaayon sa dalawang uri batay sa nilalaman. Una ay bilang handog sa babaeng pinaparaluman at pangalawa ay bilang pangaral o mangaral ng diretsahan. Ang halimbawa nito ay ang kaliwanagan ni Lopi K. Santos. Nabigyan ng pansin ang pangangailangan ng mga maikling kwento sa pagkakaroon ng banghay. Nilagyan ng mga akda ang kanilang mga gawa ng pag-uugnay-ugnay ng mga pangyayari na kinasangkutan ng tauhan o mga tauhan na may suliraning kailangang malutas. Atin namang kilalanin ang iilan sa mga sikat na manunulat. Pinangungunahan ito ni Diograsias A. Rosario, tinaguri ang ama ng maikling kwentong Tagalog. Seryo H. Panganiban at ang kanyang akda ay pinamagata ang Bunga ng Kasalanan. Pablo S. Dandan, Mabangis na Kamay, Maamong Kamay. Elpedio K. Kapulong, Planeta, Buwan at Mga Bituin. Rogelio Sikat, Tata Celo, Emping Negro. Liwayway Arceo, Uhaw ang Tigang Lupa, Banyaga. Narciso Reyes, Lupang Tinubuan. At Emiliano Pineda, Sumisikat pa ang Araw. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Giselle May Cabalan, ang iyong tagaulat ngayong araw. Ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa panulaan sa wikang Tagalog. Ano nga ba ang panulaan?
Ang panulaan o tinatawag na tula ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. Pinagyayaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay. Ano nga ba ang tayutay? Ang tayutay ay isang pahayag na ginagamitan ng mga matalinghaga at di karaniwang salita upang gawing mabisa, makulay at kaakit-akit ang pagpapahayag. Mga halimbawa ng tayutay sa pangungusap. Una, ang buhay ay parang gulong ng palad. Pangalawa, kaya kong sungkitin ang mga bituin, mapasagot lamang kita. Mga ori ng tula. Una, liriko o pandamdaming tula. Mayroon ding iba't ibang uri ng tulang liriko. Kabilang na dito ang awit, dalit, soneto, oda at elehiya. Kapag sinasabi nating awit, ito ay tungkol sa pag-ibig. Halimbawa nito ay kundiman. Kapag sinasabi nating awit, ito ay isang tula na may tiga-apat na taludtod bawat saknog. Ang bawat taludtod naman ay binubuo ng 12 bantig. Ang dalit ay tumutukoy sa isang uri ng tula, pangdamdamin na nagpapakita ng luwalhati, pagpapasalamat o kaligayahan. Karaniwang para ito sa mga Diyos o pinapaniwala ang Panginoon upang magpakita ng o magpapakita ng Ang sumunod naman ay soneto. Ito ay isang uri ng mahabang tula na binubuo ng 14 na linya. Karaniwan itong tumatalakay sa kaisipan at diwa ng makata. Ang sumunod naman ay oda. Ito ay tungkol sa pagbibigay papuri o dedikasyon sa isang tao, bagay o anumang elemento. Pang-apat naman ay elehiya. Ang elehiya ay isang malungkot at pagdadalamhating babasahin. Ito ay tulang damdamin na may temang kamatayan at pagluluksa. Magandang hapon sa lahat, lalo na't sa mga tagapakinig. Ako po si Ginang Ria Eunice Samontina Cacho mula sa Bachelor of Elementary Education 3A. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay siyang napakahalagang bahagi sa ating buhay bilang isang Pilipino. Alam naman natin na ang Pilipino ay marami ng pinagdaanan dahil sa pananakop ng mga Espanyol at kabilang na dito ang mga Amerikano. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay may mga magagandang aral na ibinigay at ibinahagi sa ating Pilipinas. Sa oras na ito, tatalakayin ko ang panitikan sa panahon ng Amerikano ang pagbabalikwas ng pagkamakabago. Ang mga Amerikano, binigyan din nila ang pangkalahatang edukasyon at ang demokrasya. Ang demokrasya ay itinuturing pinakamahalagang pamana ng mga Amerikano sa Pilipino. Ngayon, paano nga ba naimprobinsyahan o binago ng Amerikano ang kulturang Pilipino? Kahit na sinakop tayo ng mga Amerikano noon, ay may maroon naman silang naidulot na mabuti para sa mga Pilipino. Una ay ang larangan ng edukasyon. Ang edukasyon ng mga Amerikano ang nagturo sa atin para matuto tayong magsulat, magbasa at iba pa. Ang layunin ng pagtuturo noon ay ang pagtuturo ng wikang Ingles at pagpapakalat ng kultura ng mga Amerikano. Pangalawa, ang larangan ng panitikan. Maraming Pilipinong manunulat ang sumikat sa wikang Ingles. Sino-sino ang mga ito? Una ay si Fernando Maramag. Siya ang unang Pilipinong sumulat ng tula sa wikang Ingles. Sunod si Zoilo Galang. Unang Pilipinong sumulat ng nobela sa wikang Ingles. At siya naman si Clemencia Joven.
unang Pilipinang kwentesta sa wikang Ingles. At si Carlos Pirumolo, pinakamahusay na manunulat sa wikang Ingles. Pangatlo sa larangan ng transportasyon at komunikasyon. Noong inaagaw na ng mga Amerikano ang ating bansa mula sa pamamahala ng Kastila, mabilis nilang pinaunlad ang sistema ng transportasyon at komunikasyon. Inayos nila ang mga kalsada, nagpatayo ng mga pantalan at paliparan. Saka ipinakilala nila sa mga Pilipino ang makabago at modernong uri ng sasakyang pangkalsada, panghimpapawid at pandagat. Ako si Glenny Ginesero, ang ikapitong manguulat. Ang paksang aking itatalakay ay tungkol sa mga dulang laban sa mga Amerikano. Una ay ang Tanikalang Ginto. Ang Tanikalang Ginto ay sinulat ni Juan K. Abad at ipinanghal sa Dulaang Libertad noong ikapito ng Hulyo sa taong 1902. Ang dulang ito ay tungkol sa pag-iibigan ng magkasintahang si Kulayaw at Liwanag. Sumasalamin sa dulang ito ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Pangalawa ay ang Kahapon, Ngayon at Bukas na isinulat ni Aurelio Tolentino. Ipinalabas ang dulang ito sa Teatro Libertad sa Maynila noong 14 ng Mayo sa taong 1903. Ang dulang ito ay isang paraan ng pagpuprotesta laban sa mga sumasakop sa panahon ng digmaan. Ang pangatlo ay ang Hindi Ako Patay. Hindi na kilala ang may akda dahil ginamit nito ang pangalan ng kanyang may bahay. Pinalabas ito sa Teatro Nueva Ecija sa Malabon noong gabi ng 8 Mayo. Ito ay itinanghal matapos sinakop ng mga Amerikano ang Pilipinas at pinaalab ang mga puso ng mga Pilipino na mahalin ang kanilang bayan. Ang sunod na paksa na aking tatalakayin ay mga pangunahing mandudula. Ang una ay si Severino Reyes. Siya ay ama ng dulang Tagalog at mas kilala bilang Lola Bashang, isang mahusay na manunulat at direktor ng dula. Naging kilala sa mga kwentong isinulat niya tungkol kay Lola Bashang. Ang iba sa kanyang mga akda ay R.I.P., Walang Sugat at Mendamora. Pangalawa ay si Hermogenes Ilagan. Siya ay mandudula, mang-aawit, manunulat ng awit at artista. Ang iba sa kanyang mga akda ay ang Dalawang Hangal, Biyaya ng Pag-ibig, Después de Dios at iba pa. Pangatlo ay si Aurelio Tolentino. Tinawag siyang ama ng dulang Kapampangan at siya rin ay isang mandudula, nobilista at orador sa wikang Espanyol, Tagalog at Pampango. Isa rin siyang katipunero at nagtatag ng Filipinas at El Parnaso, Filipino. Muo na kasamahan ng dating katipunero na ang tanging layunin ay patalsikin ang mga Amerikano. Ang iba sa kanyang mga akda ay Kahapon, Ngayon at Bukas, Bagong Kristo, Maring, Buhay at Buhok ni Esther. Ang susunod na mandudula ay si Patricio Mariano. Si Patricio Mariano ay tinawag ni Ginoong Artegas y Cuerva na anak ng pahayagang Tagalog. Tinawag din siyang puno ng mandudulang Tagalog. At ang kanyang mga akda ay ang Sampagita, Tulisan, Luhat Dugo, Silanganan, Ang Unang Binhi, Ang Pakakak, Ako'y Iyo Pa Rin, Ang Dalawang Pag-ibig, Denny, Lakambini, Nena at Nining, at Ang Anak ng Dagat. Ang sunod naman ay si Julian Cruz Balmaseda. Si Julian Cruz Balmaseda ang sumulat ng Bunganga ng Pating. Ito ang nagbigay sa kanya ng karangalan at kabantugan. At ang sagisag sa kanya ay Itang Badbarin. At ang kanyang mga akda ay Sugatang Puso, Piso ni Anita, Sa Bunganga ng Pating, Higanti ng Patay, Dahil sa Anak, Sangkwaltang Abaka, General Gregorio del Pilar, Kayamanang Lumilipad, Budhi ng Manggagawa, at Kaaway na Lihang. Ang sunod ay si Florentino Kuntil Butil Culiantes. Isa ring batikang duplero tulad ni Batuti.
Siya ang unang makatang Tagalog na gumamit ng tula sa panunligsang pampolitika sa panahon ng mga Amerikano. Ang kaniyang obra maestra ay ang Lumang Simbahan. Ang sunod ay si Lupi, taga-Pasig K. Santos, isang nobilista, makata, mangangata at mambabalarila sa tatlong panahon ng panitikang Tagalog, panahon ng Amerikano, Hapones at Bagong Panahon. Kung si Manuel L. Quezon ang ama ng wikang pambansa, si Santos naman ang apo ng mga mananagalog. Ang banaag at sikat ang siyang pinalalagay niyang pinaka-obra maestra. Ang tulang pagtatapat ang malimit niyang bigkasin sa tuwing hihinga ng tula. Pala si Ruth Chilin ang inyong reporter at ngayon ay tatalakayin naman natin ang tungkol kay Jose Corazon de Jesus Amado V. Hernandez, Aldefonso Santos at Teodoro E. Giner. Jose Corazon de Jesus, kilala sa sagisag na Huseng Batote, ay isang Pilipinong makata na sumulat sa wikang Filipino upang ipahayag ang kanyang pagnanais ng kalayaan mula sa pananakop ng Amerikano. Tinaguri ang hari ng balagtasan, kilala si Huseng Batote sa kanyang tula na pinamagatang Bayan Ko, na ngayon ay kilala bilang an official ng pambansang awit ng Pilipinas. Binigyan niya ng lakas ang literatura sapagkat ito'y namit niya para sa bayan. Nagsulat siya ng maraming theoretical na akda, dito ay pinuna niya ang mga pangyayari sa lipunan at ipinahiwatig ang kanyang labis na paghahangad ng kalayaan mula sa mga Amerikano. Halos 4,000 na tula ang kanyang naisulat para sa Taliba at 800 naman para sa kanyang kolom na diaryong Ang Lagot na Bagting. Ito naman ang iba pang mga tula ni Jose Corazon de Jesus. Amado V. Hernandez. Si Amado V. Hernandez ang mas kilala sa mga ngalang Amante Hernani, Herminia de la Riva, Julio Abril ay isang sikat na makata at manunulat sa wikang Pilipino. Tinaguri ang makata ng manggagawa dahil sa isa siyang pinuno ng mga manggagawang Pilipino at naging lakas siya ng mga ito. Nilang si Amado V. Hernandez sa 13 ng Setyembre, 1903 taon sa Hagonoy, Bulacan. Nag-aral siya sa mataas na paaralan sa Manila noong high school at sa American Correspondence ukol sa kolehiyo. Maaga naging ama si Hernandez, nagpakasal sa sarswilang aktor at kundiman queen na si Maatang de la Rama. Nakilala ang mag-asawa bilang pambansang alagad at sining. Hernandez ay para sa panitikan at si de la Rama naman ay para sa tanghalan, sa sayaw at tugtugin. Hernandez bilang manunulat simula pagkabinata na palapit na sa puso ni Hernandez ang pagsusulat. Kung puso at isip niya itinalaga niya sa pagsusulat. Ang kanyang pinakaunang sulat sa wikang Pilipino ay naitala sa pahayagang watawat o flag sa English. Katagalan nagsulat siya para sa mga pagkakaisa at naging bunga ang mabuhay. Sa edad na 19 gulang, naging parte si Hernandez sa samahan ng pampanitikan na akdang bayan na kung saan nakasama niya ang mga magagaling na manunulat na sina Lupi K. Santos at Jose Corazon de Jesus. Halos lahat ng mga isinulat ni Hernandez ay tungkol sa mga pakikipagsapalaran at pakikibakas sa mga manggagawang Pilipino. Sa sobrang pagmamahal niya sa mga ito, minsan niya na rin sinulat ang isang dipang langit noong siya ay nakulong. Isang dipang langit. Ang pamagat ng tulang ito ni Amado V. Hernandez ay maaaring isalin sa Ingles bilang A Face of Heaven. Nilabdaan sa Muntinlupa Prison noong April 22, 1952. At ito naman ang iba pa niyang mga sulat. Aldefonso Santos. Itinuring na isa siya sa mga makatang nagbigay ng pansin sa kalikasan ng kanyang mga tula. Simple ang kanyang estilo sa pagsusulat ng tula, subalit puno ng diwa at damdamin ang kanyang mga tula. Si Aldefonso Santos ay isa sa mga kinikilalang manunulat na Tagalog noong panahon ng Amerikano.
Kahanga-hanga ang kanyang karikta ng kanyang mga tula dahil sa pananalitang ginamit niya noong panahon ng mga Amerikano. Isa siya sa mga mahusay at maingat magsulat ng mga tula ayon sa mga kritiko. Ang kanyang mga tula ay simple at karaniwan, ngunit puno ng diwa at damdamin. Ang ilan sa kanyang mga tula na nabanggit ay Tatlong Inakay, Gabi at iba pa. Ay mga tanaga rin siyang naisulat tulad ng Palay, Kabibi, Tag-init. Teodoro Giner. Bilang isang makata ng mga nakilalang tula ni Teodoro Giner ay ang guro, ang masamang damo, ang bahay at pag-ibig. Nagtamo siya ng 10 gantimpala sa pagsusulat ng mga tula. Mula sa panulat ni Teodoro Giner, ang aklat na ginamit sa pag-aaral sa panulaang Tagalog noong taong 1958 ang Sining ng Tula. Si Teodoro E. Giner ay kasama sa pangkat ng makhatang makaluma o konserbatibo tulad nina Dios Gracias Rosario at Jose Corazon de Jesus sa Samahang Ilaw at Panitik. Isa siyang makata nobalista mananagalog mula sa Bulacan. Siya ang nagsalin sa Tagalog na nobilang Kastila na Don Quijote Bela Mancha. Ito ang itinuring niyang obra maestra na nagbigay sa kanya ng mahigit na karangalan sapagkat pinagkalooban siya ng gantimpala ng kampanya Tabacalera. Ang katipunan ng kanyang mga tula ay pinamagatang Salamisim. Tradisyonal siyang manunulat ng tula, tagasunod siya ni Balagtas sa pagtula. Subalit, sa pagbabago ng panahon, nagbago rin ang anyo ng kanyang mga tula at sinubukan niya rin ang malayang talunturan. Ang mga tulang na isulat ni Teodoro E. Giner, ang guro, ako'y Pilipino, ang masamang damo, ang buhay, ang matanda sanayon, pag-ibig.